Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang asignaturang Mathematics 3 tungkol sa pagpapakita or visualizing ng bilang isa hanggang 10,000. Week 1, MELC 1. Para sa panimula ng ating aralin, alam niyo ba na noong sinaunang panahon, ang mga tao ay gumagamit ng mga likas na bagay para matulungan sila sa pagbibilang, hanggang sa naimbento nila ang mga simbolo na nagpapakita ng bilang. Sa bagong panahon, ang laki o liit ng mga bilang ay maaari na ipakita sa iba't ibang paraan tulad ng desks, tiles, at blocks. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang maipapakita ang bilang isa hanggang 10,000. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Sa inyong papel, isulat sa simbolo ang mga bilang na nakasulat sa salita. Kayo ay bibigyan ko ng 5 segundo upang isulat ang inyong mga tamang sagot. Bilang isa. 1,482. Tama. Ang tamang sagot ay 1,482. Number 2. 5,239. Magaling na isulat ninyo ang tamang simbolo ng 5,239. Number 3. 5,006. Magaling mga bata. Ang simbolo ng 5,006. Ngayon, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin. Ngayon mga bata, balikan natin ang mga nakuha nating bilang. Una, 1,482. 5,239. At 5,006. Paano kaya natin maipapakita ang bawat bilang? Para maipakita natin ang wastong bilang, gumagamit tayo ng blocks. Ang isang block ay katumbas ng 1,000 o libuhan. Flats na ang katumbas ay 100 o sandaanan. Mayroon din tayong long na ang isang long ang katumbas ay 10 o sampuan. Ang panghuli ay ang square na ang katumbas nito ay isa o isahan. Ngayon mga bata ay magsanay tayo. Gamit ng mga simbolong blocks, flats, longs, at squares, ipakita ang bilang na 1,482. Sa ating libuhan ay mayroon tayong isa, kaya mayroon tayong isang blocks. Kasunod, sa ating
sandaanan ay mayroon tayong apat. Kaya, magkakaroon tayo ng apat na flats. At sa atin namang sampuan, ay mayroon tayong walo. Kaya, magkakaroon tayo ng walong longs. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, at walo. At yung ating isahan naman ay mayroon tayong dalawa. Kaya, magkakaroon tayo ng dalawang squares. Isa at dalawa. Magsanay pa tayo. Gamit ulit ang mga simbolong blocks, flats, longs at squares, ipakita ang bilang na 5,239. Sa ating libuhan, mayroon tayong 5, kaya magkakaroon tayo ng 5 blocks. Isa, dalawa, tatlo, apat, at 5. Sa atin namang sandaanan ay mayroon tayong 2, kaya magkakaroon tayo ng 2 flats. Isa, dalawa. Sa atin namang sampuan ay may 3, kaya magkakaroon tayo ng 3 longs. Isa, dalawa, at 3. At sa ating isahan ay mayroon tayong 9, kaya magkakaroon tayo ng 9 na squares. Isa, dalawa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. Magpatuloy tayo sa ating pagsasanay mga bata. Gamit ulit ang mga simbolong blocks, flats, longs at squares, ipakita ang bilang na 9,006. Sa ating libuhan, mayroon tayong 9, kaya magkakaroon tayo ng 9 na blocks. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, at 9. Sa atin namang sandaanan, ito ay 0. So, ibig sabihin, wala tayong flats dahil ito ay 0. At sa atin ding sandaanan, ito ay 0. Kaya wala tayong longs. Mayroon naman tayong 6 sa ating isahan. Kaya magkakaroon tayo ng 6 na squares. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, at 6. Nakuha nyo ba mga bata kung paano gamitin ang mga blocks, flats, longs at squares para sa pagpapakita ng bilang? Mga bata, tandaan natin na ang blocks, flats, longs at squares ay hindi maaaring magkapalit-palit ng pwesto ang pagkakasunod-sunod ng mga simbolo. Mga bata, alam niyo ba na mayroon pa tayong isang simbolo na ginagamit sa pagpapakita ng mga bilang? Maaari din tayong gumamit ng number test sa pagpapakita ng mga bilang.
Ang laki ng number desk ay ayon sa laki ng bilang na ipinapakita nito. 1,000, 100, 10, at 1. Mapapansin ninyo na magkakaiba ang laki ng number desks. Mga bata, tayo ay magsanay. Gamit ang number desk, ipakita ang bilang na 6,349. Sa ating isahan, mayroon tayong siyam. Kaya magkakaroon tayo ng siyam na tig-iisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa ating sampuan ay mayroon tayong apat. Kaya magkakaroon tayo ng apat na sampu. 1, 2, 3, 4. Sa ating sandaan na naman ay 3, kaya magkakaroon tayo ng 3 na isang tig-isandaan. 1, 2, at 3. At sa ating libuhan, mayroon tayong 6, kaya magkakaroon tayo ng 6 na tig-1,000. 1, 2, 3, 4, 5, at 6. Ngayon mga bata ay magsanay ulit tayo. Gamit ang number desk, ipakita ang bilang na 8,052. Sa ating isahan ay mayroon tayong 2. 1 at 2. Sa ating sampuan, mayroon tayong 5, kaya magkakaroon tayo ng 5 tig-10 desk. 1, 2, 3, 4, at 5. Sa ating sandaanan ay 0, kaya wala tayong ilalagay na desk. Sa ating libuhan naman ay mayroon tayong 8, kaya magkakaroon tayo ng 8 tig-1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gamit ulit ang number desk, ipakita ang bilang na 4,813. Sa ating isahan, mayroon tayong 3, kaya magkakaroon tayo ng 3 desk. Sa ating sampuan naman, mayroon tayong 1, kaya magkakaroon tayo ng 1 tig-10 desk. 1. Sa ating sandaanan, mayroon tayong 8, kaya magkakaroon tayo ng 8 tig-100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At sa ating libuhan, mayroon tayong 4, kaya magkakaroon tayo ng 4 na tig-1,000. 1, 2, 3, at 4. Ngayon mga bata, kunin na ninyo ang inyong mga sagutang papel. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, kaya mo na bang sagutan ang mga tanong sa ibaba? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang isulat ang inyong mga tamang sagot. Bilang isa, ang bilang na 23,457 ay mayroong ilang A, 100, B, 1,000, C, 1, at D, 10,000.
Tama! Ang bilang na 23,457 ay mayroong 4,000, 3,000, 7,000, at 10,000. Pangalawa, ang bilang na 45,603 ay mayroong ilang? A. 10, B. 1,000, at C. 10,000. Mahusay mga bata, ang bilang na 45,603 ay mayroong 0 na 10, 5 na 1,000, at 4 na 10,000. Para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, ibigay ang tamang bilang ng mga sumusunod. Bilang 1. Tama. Ang tamang sagot ay 2,356. Pangalawa, ano ang kabuang bilang na 900, 1,000, 800, at 3,000? Magaling! Ang tamang sagot ay 9,843. Pangatlo, ano ang kabuang bilang ng mga desks? Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay 1,445. Mga bata, palagi ninyong isaisip na ang tiles, blocks, cubes at desk ay ilan sa mga makabagong pamamaraan na pagpapakita ng mga bilang. Ito ay makatutulong upang mabilang mo ng mabilis ang isang bilang. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin ang letra ng tamang sagot. Bilang 1. Ilang number desks na 1,000 ang 4,979? A. 4, B. 6, 7, C. 7, D. 9. Tama! Ang tamang sagot ay letter A. Number 2. Ano ang kabuang bilang ng 3,000, 2,100, at 6,000? A. 1,100, B. 2,206, C. 3,306, D. 6,330. Tama!
Ang tamang sagot ay letter B. Pangatlo, ilang hundreds ang mayroon sa 12 sampo? A. 0, B. 1, C. 2, D. 12. Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Pang-apat, sa mga larawan sa ibaba, alin ang 100 ang bilang? A, B, C, or D? Tama! Ang tamang sagot ay letter B. Panlima, ano ang kantumbas na bilang ng number desks? A. 1,320. B. 1,270. C. 1,115. D. 1,090. Mahusay mga bata! Ang tamang sagot ay letter A. Magaling mga bata! Madali ninyong natutunan ang inyong mga bagong aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat!